Hello mga birds, meron tayong quick trigger dito na Astron. Ang problema nito mga birds ay hindi siya nagpa-power, wala siyang standby. Kaya i-check natin, buksan natin. A few moments later. At ito na nga mga birds, ang kanyang board. Kita natin dito sa kanyang fuse na blown siya o kaya pumutok. Kaya naman ang suspect nito mga birds ay kung hindi itong rectifier diode ay itong si regulator ang suspect. So dito mga birds, kapag putok ang iyong fuse, huwag mo basta-basta paputukin. Huwag mo basta-basta palitan yan mga birds. Kaya pumutok yan dahil dito sa kanyang downstream ay meron siyang nasira, meron siyang sira na components pa dyan. Okay? Na-check ko na itong kanyang rectifier diode at ang suspect dito mga birds ay itong si regulator. Na-desolder ko na yan. Ayan. At ito na siya. Ayan, so D5011. So kapag hindi mo pa alam paano mag-check ng transistor, pwede mong balikan yung video natin. Okay, panoorin mo. Ayan, so itest natin. Dapat meron lang tayong dalawang reading. 1, merong reading. 2, 2, merong reading. 1, 2, 3. So tatlo meron na, merong reading. So sira na yan. Balikta rin natin itong transistor. Okay, marami siyang reading. Magaling na to, masyado. 6 ang kanyang reading. Pero dito sa case natin, sira ang ulo niya. Sira yan mga birds. Kaya papalitan natin ng same din, D5011. Kasi meron akong board dito ng China. At alam ko ito ay gumagana ito. Yan, sira na ito playback dati. Okay, so yeah, D5011. Palitan natin. At ito na nga yung ating nakahoy sa kabilang board. Ayan, isi-check natin. Same din ang pag-check natin. Ito kanina yung sira. Okay? Test natin. Okay, first test wala, walang galaw. 1 2 3. So walang galaw dito sa other side. Balikta rin natin. Dapat meron lang tayong makuha diyan na dalawang reading. Okay, wala. Dito meron. At dito, mayroon. So, good. Itong merong sticker. Okay, so ilagay na lang natin yan para tapos ng ating repair. Wala nang masyadong dal-dal dahil regulator lang naman ang sira niya mga boards. Okay, balik lang natin yan and then check natin. A few moments later. Ready to test na tayo mga boards. At syempre, gagamitin muna natin siya ng short tester natin para hindi masira yung ating regulator in case meron pa siyang short na components. Okay, nakasaksak na yan and then okay, on yan and then dito natin yon. Malabo ang kanyang ilaw at unti-unting okay, humihina ang kanyang ilaw mga boards at meron na tayong yellow green dito. So nag-on yan, ayan. So meron pa siyang ibang problema mga birds. Ayan, so underline. Underline? Horizontal mga birds. Horizontal siya mga birds. So ang problema niyan ay 8 out. Ay, okay. Hoy, umayos ka. So. Okay, magre-resolder tayo mga birds. Kasi meron tayong line kanina and then nag good siya. Okay. Pwede natin i-direct yan sa 220, kaya patayin na natin. Okay mga birds, so resolder lang yon yung line kanina dito na horizontal. Loose lang yung connection doon sa papunta ng deflection coil. At dyan nga nagtatapos ang ating video mga birds. Ang problema lang natin ngayon ay regulator. Ayan, easy sa mga patigan na, pero hard sa mga newbie. Pagka nagustuhan mo naman tong video mga birds, please like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. Maraming salamat sa panonood.